Good morning. Good afternoon. Good evening, wherever you are. My name is Clark Dumlao and welcome to KD Aquatics and Hobbies. In this episode, we will be talking about pitak. So, what is pitak? And usually it is being used as an enclosure for spiders or small insects that you use to be a pet. And we will learn how to make it, and we will be talking with one of our friends named Richie Holasca. So just stay in tune and we'll be walking to their house. Isa akong pitak maker. So, ano nga ba ang pitak? Ang pitak is ano, mga lagayan ng gagamba, pwede rin sa maliliit na insect. Pero most of the time, ano, lagayan siya ng gagamba talaga. So, ang materialis niya ay gawa sa kahoy, pwedeng kawayan, imported laminated tin tie board, meron din gumagawa ng sintra. Yung iba naman, pure acrylic. Pero yung gamit ko, ano, gaya nito, mga laminated tin flyboard. Ayan. So, yun nga, ito yung pitak. Ayan. Gawa siya sa mga laminated tin flyboard. Ayan. Ito siya. Ang ginagamit namin pagdikit dito is super glue, pwede rin stick well, ayan, mga shoe glue. Then after nun, pinapolish namin siya by using sandpaper para matanggal yung mga ano, tawag na ito, mancha ng super glue. Saka sumisingaw din kasi yun eh. So yung amoy, parang, syempre siguro na ano ng gagamba na parang nasisingot ba ganun. Kasi matapang yun eh, chemical kasi yun. So yan, after nun, pagpolish, kinocover namin siya ng sticker. Ito kasi sticker to eh. Ito yung pure laminated, ganito. Ito, ganito siya. Ito yung pure laminated. Ito, yung gamit ko dito is sticker. Ayan, sticker yan. Ayan. Ito. Ayan. So, maliban sa pitak, meron din akong tinatawag na pitak hamugan. Ayan. Ayan. Ang pitak hamuga naman, ang kinaibahan niya sa pitak is ito yung meron siyang ventilation. Yan. Ang purpose niya is para makahinga, mas yung singaw lumabas, yung init, laulamig. Ayan, para hindi masyadong suffocated yung gagamba. Ayan. Also, kaya siya tinawag na pitak hamugan is kapag kagabi, iniiwan siyang naka ano sa labas. Yan, pag nasa loob yung gagamba tapos papahamugan, siyempre yung pagpasok ng hamog, parang nag-fresh yung sa gagamba. At the same time, parang umiinom na rin sila kung meron kang mga sapin-sapin dyan o lalagyan mo ng bulak, syempre magmo-moisten pag gagabi. Kadalasan ilalagay yan sa taas ng bintana o sa bubong. O depende sa'yo kung meron kang kubo, dun mo sila iahang, nakaganyan lang sila. Ayan. Tapos papasok na yung hamog. Kaya tinawag siya na pitak hamugan. Diba? Ayan. Pitak hamugan.
So syempre, hindi lang ako magpapakita ng pitak at pitakamugan. Syempre gagawa rin tayo. Andun sa loob yung gawaan ko. Tara. So yun guys, eto na yung table ko. Ayan, so dito ako nagagawa. Pansamantala, nung nakaraan nasa labas ako. Ayun, since maulan, dito muna ako sa loob ng bahay. So ito, ayan, yung mga kinakat ko. Ayan. Mga laminated tin flyboard, yung sinabi ko kanina. Makakapal din siya, mayroong 3mm, 5, 7mm, ganyan kakapal. Laban sa cutter, gamit ang kamay. So ito, meron ako nung ano, nasimulan dito, ito kasi ay order. Ayan. Ayan, ganyan ko lang siya kinakat. Pagkatapos lining yan, ayan, nagamitan din ng persa, kasi nga makapal siya. Ayan. So ayan, tignan nyo naman kung paano nangyayari sa table ko, diba? Wasak na wasak. So dun pala sa paggamit ng cutter, ano, lagi kayo mag-iingat, sobrang talim ng cutter. Ito'y pwede makaputol ng daliri, kagaya ng kapwa maker ko. So ang ginagawa ko naman, para sure safe, tignan nyo, dito ako nakahawak, ayan. Always na nakadulo, hindi ako pwede maglagay ng daliri o kamay dito, dapat dito lang. Para pagka tumabas ka, lumihis man yung talim, hindi ka masusugatan. So, ayan, safety lang tayo. Ayan, pag kinakailangan gumita ng persa, gagamit ka talaga ng persa. Ang kapal nito is 3mm. Sa mga nagbabalak gumawa ng pita, mag-start kayo muna sa mga cartoon. Mga sintra, yun kasi malalago. Ito kasi, pang mga, ano na to eh. Kumbaga, pang veterano. Matitigas na kahoy na ito. Ayan. Ayan. After niyang ano, ma-cut into pieces, bali, ipapolish naman natin yan. Ayan, kasi meron siya mga sobra-sobra. So, tatanggalin natin yan. Ayan, after ng kayas, ano natin, ililiha. Ayan, mga bilibili yan. Para nandun pa rin yung tamang sukat dun sa kinap natin. Tatanggalin natin yung mga sobra. Paalala lang, lagi ano gagamit ng cutter nito, iingat lang para hindi nasusugatan. Kasi napakatalim talaga. Kayas na natin yung mga sobra-sobra. Ngayon naman, ililiha natin siya. Ayan. Gumagamit tayo nito kasi para pantay siya. Ito, pantay. Pagka nagliha kasi na nakaganto lang, pwede tabingi. Kailangan, padiretso pa rin para pantay siya dito. Assemble na natin siya, ano? So, ito. Ilalapat lang natin siya ng ganyan. Tapos, siguraduhin natin na pantay yung magkabilang dulo. Ayan. Kailangan ito pantay natin sa ilalim. Pantay.
Pantay. Ayan, tapos sasalatin mo siya ngayon. Ngayon, pag pantay na, saka mo ilalagyan ng ano, palikit. Ayan. Pwedeng patak-patak lang o pwedeng maramihan, depende sa padikit. Pagka sobrang kapit naman ng padikit nyo, kahit patak-patak lang, pwede na. Ayan. So, maghihintay ka ngayon ilang segundo bago siya matuyo. Ayan. Ganyan yung ano, ginagawa ko sa halos araw-araw na nagagawa ko ng pitak. Ganyan. Ilang segundo ako nakaganyan. Hanggang sa kapag ka tingin kong pwede na siyang bitawan, aso hindi pa eh. No, medyo gumagalaw pa. So, ibig sabihin, hindi pa tuyo yung padikit. Mag-aantay tayo ng ilang segundo na yun. Kunti pa. Ayan. So, ayan, pwede na. Pwede na natin pitawan. Ayan. Yung pitak. Ayan. Ito yung kanina na tinatapos natin. Ito yung kasabay niya. Ayan. Ito na siya. So, ngayon, ang gagawin naman natin yung pinakakaha. So, ayan. Simulan na natin ulit yung kaha. So, ayan guys. Nakagawa na tayo ng kaha niya ngayon. Ayan. Ito na siya. So, yung cuttings niya, same lang din dun sa kaninang ginagawa natin. Yan, ang kinaibahan lang, ito kasi may alawan siya. May alawan siya sa mm. Mga 0.5 mm siguro. Para hindi siya masigip, para sakto lang siya. Yan. Tapos yung ginamit natin pang balot dyan, is ito. Yan, ito yung sinasabi ko na sticker. Wallpaper sticker. Yan siya. Yan. Ito. Ayan. So, tapos yung pitak natin. So, yun guys. Nakita nyo na kung paano ako gumawa ng pitak. Ano? Bali, dun sa mga gustong umorder o magpagawa, message yun lang ako dito.